Ito na yun. Ito na yung tunay na it's time. Kaya sa lahat ng sumusuporta sa Team Payaman, sa lahat ng Tribong Giyang, at syempre sa lahat ng Viensters nang sumusuporta kay Bien, gusto kay paalam sa inyo, magpo-propose na ako kay Bien. Siguro biglaan sa inyo to, pero matagal ko na rin kasi siyang pinag-iisipan. At sa moment na to, ito mismo sa moment na to, ito na yung gustong gawin ng puso ko. Kaya sana samahan nyo sa journey na to. At para sa unang step, siyempre hindi naman kami ni Bien, hindi naman talaga kami nagsimula na may pera talaga kami. So hindi kami masyadong nakakapagregaluhan sa sarili namin. So ngayong magpo-propose ako sa kanya, isa sa mga problema ko kasi okay lang sa amin dati, basta magkasama lang kami, okay lang eh. So ayun, tapos dahil nga nagka-baby kami, lagi kami magkasama at lagi kaming yung alam mo yun, yung wala, yung okay lang sa inyo kahit sa makakain na lang kayo sa labas, tapos dahil lagi nga kayong magkasama, sobrang hirap na mag-surprise ganun. So medyo ngayon lang kami nakakabawi na magka-regaluhan sa sarili namin. Pero dahil hindi nga ako nakakapagregalo sa kanya dati at hindi ko naman na medyo naisip yun nung mga nagdaang araw, hindi ko alam yung size ng palasing singan ni Bien. Gagawa natin ng paraan, hahanap tayo ng kakuntsaba rito o hahanap tayo ng isang tao na pwedeng tumulong sa atin para makuha yung size ng palasing singan ni Bien. At sana tama yung makuha niyang size. So dahil busy nga si Bien ngayon sa mga gawain sa kwarto, linis-linis kwarto, eh kakailanganin ko ang tulong ng isa dito sa mga tao sa Payamansyon para makuha yung sungat ng palasing singan niya. At isa sa mga naisip ko, dahil day off niya ngayon, siya lang ang hindi busy. Bakit? Meron akong mission sa'yo. Halika dito. Ipapropose na kasi ako kay Bien. Tulog ako eh. Ino, parang dito. Baka maingi gago, parang dito to yung gulat. Tulog. Hindi nga mag-propose na ako kay Bien. Eh di ba meron kayo dito yung ano? May panukat ba kayo? Meron dyan. Kasi kayo yung lagi pinapadalaan ng mga ano yung pinapadalaan. Accessories. Lagi pinapadalaan si Bien. Sabi mo, kayo may magpapadala sa kanya ng sing-sing. Kuhain mo yung sukat ng palasing singan niya. Kasi hindi ko pa siya, ba't pa sa dito? Hello, si Kukita. Hindi ko pa siya, ina mo Kukita eh. Dito. Nagbablog kami rito eh. So ayun nga, ikaw yung naisip ko makakatulong sa akin para huwag kayo maingay ah. Huwag muna kayo maingay. Sa atin lang, wala pa masyado nakakaalam dito. Baka may mapagsabihan kayong ibang tao na machucho. Sige. Machucho yung plano natin. Kunin mo yung ano. Sukat ng daliri niya. Tapos yun lang. Nandiyan ba siya sa kwarto? Nandiyan sa kwarto. Sunta ko. Babalik ako dito. Balik ako. Wait. Kunin ko muna yung sukat. So ito, sana hindi mahalata ni Bien yung mga plano namin ngayon. Yung mukhang yan, duda ako. Duda ako sa mukha mo eh. Mukhang chismosang sugarol. Pag ito ah, talaga naman, sinasabi ko sa inyo. Pero ayun guys, ito yung magiging unang plano natin. Tayo na si Kaka. So yung daliri niya, ganyan lang kaliit. Hindi ka kayo sakit. Huwag may suot. Hindi naman ako sa'yo magpo-propose. Yeah. Suot mo ko eh. Kahit sukatan lang to. Yeah, ano sabi ni Bien? Sabi niya, bakit? Sabi ko may magpapadala kasing sing-sing sa atin. So, kailangan ko ng sukat mo. Noong una kasi tinanong ko, Bien, anong sukat ang daliri mo? Sabi niya noong una. Hindi ko nga alam eh. May pansukat ka ba dyan? Sabi ko, meron. Sukatin ko kasi may magpapadala ng sing-sing. Tapos yun, sinukat ko na. Ah! Ay, tumitili-tili ka pa dyan eh. Tilian kita sa tenge. Thank you, Kaka. Okay. Good luck! Thanks! So ayun, dahil nakuha na nga natin ng sukat ng palasing singan ng aking future wife. Future wife? Ang sarap naman dun. Ayun, at nakuha ko na nga yung sukat niya. Puproceed tayo sa next step natin na kung saan bibiliin ko na yung sing-sing na ibibigay ko, na ipagluluhod ko para sa kanya. Ayan, at alam ko itong sing-sing na to, ito yung bagay na magugustuhan ko. At alam ko ito yung bagay na babagay sa future wife ko. Siguro magme-message na lang ako sa future wife ko, sa future fiancé ko,
na mahal itong singsing na to, sana magustuhan mo kasi inilagay ko yung puso ko sa pagpili nito. So yun, nandito tayo ngayon sa bilihan natin ng gulat siya. So yun, nandito ngayon sa bibilihan natin ng package. Ayan, dito natin kukunin yung package kung saan ibibigay natin sa ating future wife. Talaga naman, kasama ko siyempre dito, walang iba. Mga kasabwat natin, si Bod siya, si Dudut lang, why? Igit. Iya na. Talaga, guwapo. So yun, meron na kaming napiling ginto. Sino ba yun? Ito. Yan. Hawak na ni Madam. Yan o. Tapos mag-practice lang ako ito. Ito. Wow! Wow! Kanyari, lalabas na. Tapos kiss na agad yun. Ay! Bawal po mo mag-kiss pag ganun pa lang. Di ba sa simbahan? Hug lang. May baby na po kasi kami. Oh, may kiss na yan. Hindi, susundan nyo na yung baby nyo. May buto. Sobrang hirap ng buhay, hindi pa kakasal, sundagan. So, pag... Pero nalang may COVID, shake hands na lang. Oh, shake hands na lang. Ano? Ah, tama. Ano tawag doon? Social distancing. Yan. Ay, ganun na lang. Yan. Laklak, talaga yun po. Papakita nyo ba yung tag price? Hindi na, wag hindi na natin pakita yung price. Kanina nyo pa nakukuhaan yung price. Kailangan, maging sikreto na to. Sikreto yan. Sikreto lang to. So, ito po yung kukunin namin. Kasi sobrang perfect nito kay Bien. Gawa ng slim si Bien eh. Yun. So, ito lang din. Slim lang din. Tapos kailangan... Oo, ideal. Tama, ma'am. Ano yung sabi ni ma'am? Ideal yung size ng diamond. Yun! Kasi si ma'am, tsaka si Bien, magkababata sila. Yeah! So... Tama ka ng piligbilan. Kailangan niya ano yung dapat ibigay. Pati sizing, alam niyo ma'am yan kay Bien. So, yeah, kasabot. Ito po yung kukunin namin. Kasabot talaga namin to si ma'am eh. So, ito po yung kukunin namin, ma'am. Siya ba yung typical na mag-open ng box at hulhod? Opo. Parang ganda na. Diyan yung dialect mo. Paano ba dapat naman ng dialect? Promises, chuchu. May baby na kayo. I promise to take care of you kahit ang anak natin 18 na. You married me. So pagbubuksan ko siya, ganito na. Ganito, pag magbubukas ka, ganyan. Ayun, kami na. Lay, label, Libyan, will you marry me? Boo! Ano yung ibig sabihin ng will you marry me? Translate. Hindi ko alam. Nalimutan ko. Ganda nito, boy. Gusto ko to, boy. Doon may ibig sabihin ko yung maluwag, pag maluwag sa kanya. Ano yung sabihin yun? Alam mo, may binan-engagement ring, trial and error ang size niyan, syempre. Kasi, kailangan mo siya i-surprise, di ba? So, opo. Hindi mo siya pwedeng bigyan ng hint na kukunin mo yung size ng kamay niya. Opo. So, talaga makangapa ka sa size. Pero most of the time, whatever yung available engagement ring dyan, standard talaga for ladies ang size. Size 5 or 6. Just in case talaga kailangan mag-design, masyadong maliit o malaki yung size, then yan, kompleto ng services yan. So walang mga pamahimin dito na kahit ano. So, okay. Pagka ito din nagkasa kay Ben. Madam, magre-resize po kayo, no? Oo, oh, kompleto tayo ng services yan. Wala nang resibo, lukutin na. Pwede mo nangyintal yung sum dito anytime. Nasasang lahat po yan? Oo naman, mas nasasang lahat pa ito kaysa sa'yo. Yun na. Kasi pag iniwalayan ako ng kasama, binaman niya ako mapakinabangan eh. At least yung iniwan ko sa kanya, mapagkakitaan niya. Sarap. Ang ganda po. Okay. Ako, nagpa-propose po kayo sa akin. Hindi, pinapakita ko. Magkikita pa tayo sa wedding ring niya. Yes po, magkikita pa tayo madam. Salamat sa pagpahalim sa amin dito mga pag-vlog. May mga darating pa naman mga stock pa ng pagdating ng panahon. Malamang sa malamang. Actually, napakagandang lagyan niya ng wedding ring. Let's say mapag-decide niyo na mag-yellow gold kayo or white gold na wedding ring. Ito kasi almost similar nung kinuha mo, di ba? Ganyan yan. Huwag mo na i-vlog yung kamay ko kasi dry siya. Lagi kami nag-alcohol. Ganyan. Nagla-lock in yan. Ay, ako pala. Wala akong ring. Meron. Sa engagement? Wala. Oh, wala. Pasa ka naman. Kala ko, bibilihan niya rin ako after mga ilang weeks. Kasi nag-propose na ako eh. Di ba? Ganyan yan. Kung pare sa mga... Ang ganda. Or pag-decide niyo na mag-playing band, ganyan yung kalalabas niyan. So yung nabili mo, isa yan sa mga ideal na engagement kasi nagla-lock in yan sa kahit na anong band ring na ipapalis. Ang ganda. Next year pa yan kasi may ano pa eh. COVID pa eh. Madam, thank you po ulit ha. Thank you po ulit. Thank you po. Dahil nakatago na nga ang singsing ngayon sa aking mahiwagang taguan, kaya na kung saan hindi makikita ng aking future wife, future fiancé. Tayo ay tutuloy
sa susunod na hakbang na kung saan ako naman yung magpapaalam sa mga magulang ko. Magpapaalam ako sa kanila na payagan na nila ako. Payagan na nila akong mag-propose kay Bien. At sa mga magulang ko, gusto ko magpasalamat sa inyo sa pag-aalaga sa amin, sa pagpapalaki sa amin ng ganito. Kasi ngayong may anak na kami, mas naramdaman ko kung gaano kahirap yung buhay ng magulang. Basta mas ramdam ko kung gaano kahirap yung buhay ng magulang. Kaya maraming salamat mama at saka papa sa pagpapalaki sa amin, sa pagtitiis sa lahat ng hirap. I love you. Sana payagan niyo ako pag nagpaalam ako sa inyo. Yes! So ngayon, nandito tayo ngayon sa bahay. Yeah! Iba naman, channel pa naman to. So, hindi dito kami ngayon. Meron akong agenda dito na talaga namang mabagsik. Ang agenda! 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 So, itong agenda ko dito sa aming tahanan ay talaga namang napakabagsik. Kung nakikita nyo yung mga damit namin kapare-parehas, kasi ito rin yung araw na nag-shoot kami nung kay Inang, yung kay Kuya Will. Sa tutok to win. At ang nakakaalam lang ng gagawin ko ata dito, si Dudut, si Bay, si Kuya, si Keng, tsaka si Bods. Hindi niya alam. Tsaka ni Chino. Ano? Ito yung isa sa mga bagay na gusto kong gawin bago ako mag-proceed dun sa pinaka-pinaling gusto kong pinaka-gusto kong gawin. Ano ba yan? Sino ba ang agenda mo ngayon? Ito na, ito na natin. Ang agenda ng pinuntaon. Ano yan? Ano ba yan? Kung ang pinunta ni Kuya dito, si Inang, ang pinunta ko dito, si Mama at si Papa. Papa! Kaso si Mama? Parang walang pakialam si Mama eh. Johnny ah. Ang galing! Dahil natin dito na yung mga kaibigan ko ayan at dito ang aking mga magulang. Dito kayo. Hindi pa alam. Sama-sama kayo mga hindi. Sama-sama kayo mga hindi nakakaalam. Alam mo ba? Dito ka. Hindi mo alam eh. Sa mga hindi nakakaalam at syempre sa aking mga magulang. Dahil ako ay medyo tumatanda na gusto ko hingin yung bas-bas nyo na dahil magpo-propose na ako kay Bill. Hindi ko pa yung titi-titi ka! Kasalan na! Hello? Ako, pwede ba mag-comment? Alam mo, yun ang hinihintay kong sabihin. Bakit? Para maging legitimate si Balot. Ay, si Itlog pala. Anak mo yung sasakyan? Para, ulitin natin. Para maging legitimate. Kaya mo yan. Para maging legitimate si Mavi. Apo ko na talaga siya. Apokalipto. May naiiyak. Proud ako sa anak ko kasi lalo ngayon graduate na siya kaya pwede na siya magpakasal. Totoo bang graduate ka na? Graduate na. Nakapaloob yan sa tinatawag na Article 1156. An obligation is a juridical necessity to give, to do, or not to do. What? Anong ibig sabihin nun? An article. Sabi ko sana, ang galing. Ngayon pa. Okay. Kasi bukas magpo-propose na ako kay Ben. So, ayun, gusto ko hingin yung bas-bas nyo ngayon. Payagan nyo na akong, dahil graduate naman na ako, payagan nyo akong mag-propose na kay Ben. Ba't nung nagkaanak ka ba, nagpaalam ka? Tol, may punto ka, Tol! Ha? Alam mo, anak ko... Eh, kasi di ba ako graduate nun eh, kaya di ba makapagpaalam eh. Nung sinabi mo na buntis si Ben, doon pa lang, natuwa na ako. Kasi gusto ko talagang magkapuna, no? Pero, ano, yung pagpapakasal, gusto ko sana talagang magpakasal kayo. Ang problema, doon sa kabilang side, kasi hindi ka pa tapos eh, sa pag-aaral. Yun, ngayon, tapos ka na. Yun ang sabi mo. Ngayon, tapos ka na. Nako, matutuwa ang magulang ni Bien at saka yung lulong katipunero. Lulong katipunero? Oo, iitakin to eh. Ten, 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 ten,
Bless ka sa akin. Ayos. Ito na ang ipon ang paglalagyan namin para kasi matagal-tagal na planuhan pa to kasi nga dahil may COVID pa eh. May mga kaganapan pa ngayon so matagal-tagal na planuhan pa to so baka mga next year pa talaga yung kasal. Po-propose lang ako, ito yung gagamitin naming ipon. Para, ano, para maging prepared dun sa kasal. Kailangan ng preparation na mahaba yan eh. Sabihin ko lang sa lahat ni kalat ko kakasal na yun. I-tweet ko para ako mag-trending. Sabihin ko na kay Vin mamaya pag-uwi kasal na sila ni Vin yun. Payag na Mama Jo at Papa Bal. I-chat ko dun sa ano natin, sa group. Pag-propose daw si Junjun sa'yo. So ayun, tapos na nga tayo magpaalam sa mga magulang ko. At talaga namang naging masaya sila sa kung ano yung magiging decision ko. Pero syempre, hindi naman pwede na sa magulang ko lang. Kaya tutuloy tayo sa susunod na step. Actually, ito pa din yung step na yon. Kaso nga lang, sa kabilang side naman, doon naman tayo pupunta sa mga magulang ni Bien. Siyempre, siguro ako, ang message ko lang sa mga magulang ni Bien, sa mga oras na to, na iniisip ko tong gagawin ko bago ako magpunta sa inyo, ngayon, hihingi po ako ng patawad sa kung ano man po yung aking mga masasamang nagawa. Tagalog na Tagalog, ano. Kasi mga katipunero yun yung lolo ni Bien eh. So, kailangan Tagalog na Tagalog. So, sa mga kamag-anak ni Bien at sa mga magulang niya, siguro tita, tito, hindi, mama, tsaka papa, gusto kong humingi ng kapatawaran sa inyo muna kasi may malaking atrasong nagawa sa inyo nung mga nagdaang panahon. Pero gusto ko pong patunayan sa inyo, ako po ay isang lalaking may paninindigan. Sa kabila po ng lahat ng nangyari, may mga away po kami ni Bien, may mga tampuhan, pero never ko pong iiwan yung anak nyo. At gusto pong magpasalamat sa inyo sa video na to. Nag-exist po kayo. At dahil sa existence nyo, ay nabuhay po ang anak nyo na si Bien. Maraming salamat po sa inyo. Sana po payagan nyo rin po ako na mag-propose sa anak nyo. Kinakabahan po talaga ako. Punta na po ako sa inyo now. So ayun, dito tayo ngayon sa side na ni Bien, sa family niya. Kamusta kasi tayo sa bahay? So dito naman, hintayin lang natin si Mama. Bumaba bago natin na ituloy itong video na to. Medyo nahihiya ako pero kailangan sa buhay ito eh. Balikan ko po kasi yun. Ano po, nahihiya ako eh. Ano po, may surprise po kasi ako kay Bien bukas. Pero siyempre po, kaya po yung gusto ko ng mahalang. Dahil po graduate naman po ako, gusto po ipagpaalam sana si Bien sa inyo kasi magpo-promose na po ako bukas kay Bien. Gusto ko lang po yung bas-bas nyo na sana po payagan nyo po ako na makapag-promose po kay Bien. Oh, naman ba? Kaya ang gamit niya. Inaantay nga namin yun eh. Akala ko may nakalimutan dun eh. Yun, wala. Hindi naman po natin nakalimutan. Tinapos ko lang po yung ano, yung usapan po natin dati nung pumunta kami dito. Tinapos ko lang po yung school ko para po makapagpaalam na ako sa inyo ng maayos po. And dahil graduate naman po na ako, yun po, ipagpapaalam ko po si Bien. Tapos dahil po pumayag na po kayo, baka mga next week po, daling ko po sila mama dito para mapag-usapan po ulit yung mga ano po yung dapat pag-usapan ngayon po. Pero po, ayun, maraming salamat po sa ano nyo, sa bas-bas nyo po. Kasi bukas po mag-propose na kayo yun. Saan gaganapin? Sa mansion lang po. Hindi niya rin po alam talaga yung ano. Kaya po pag-uwi po nila dito mamaya, huwag niyo po sabihin na ano. Nananggaling po ako dito. Sabi, huwag tayong madulas. Huwag sana. Kasi isang araw buong magdamag na dito si Bien. So ayun lang po. Oo, dito sila matutulog. Hindi, kasi birthday mo din kuya. Pero bukas ng gabi, susunduin ko na si Bien. Tapos doon namin gagawin yung ano, surprise sa bahay. Kasi si Papa nagtatampo siya. Nagchat siya kay Bien. Sabi niya, isang taon at kalahati na si Mami. Pero tito pa din ang tawag ko sa kanya. Kaya ngayon, gusto ko nang pakasalan si Bien talaga. Para Papa na talaga yun. Papat mama na yung tawag ko sa nila. So yun po, yun lang po yung pinuntao dito. Ano po, next week po, magkita-kita na lang po ulit tayo ng nila papa at saka nila mama. Kasama po si Lolo. Kasama nyo na po si Lolo para ano. Ayun po.
Maraming salamat po sa pagpayag. Iyatin ko rin po sila Bian dito ngayon. Okay. Di ba, mapapagod ka naman? Hindi po. Okay lang po. Ayun po. Sige po. Ayun po. Ano po. Ano na rin po. Mamaya po ulit. Magkikita po ulit tayo mamaya. Welcome. Kuya, happy birthday, kuya. Ingat kayo. Ibig sabihin yun lang talaga pinunta mo. Opo! Kailangan po kasi sa video para pag surprise po, mga document po na ako. Eh, nagka-idea na ako. Nung proseso. Na-scared din ako na ako. So ito na. Pumayag na si Papa Bal, si Mama Jo, pumayag na rin si Papa Ting, tsaka si Mama Pe. So ano pang hinihintay nyo? Kasado na to. Kailangan nang ituloy ang plano, pero bago ang lahat. Bago tayo mag-proceed sa ating planong pagpapropose, kailangan medyo hindi halata yung proposal natin. At hindi naman ako pwedeng lumabas. Kasi nga, may mga kaganapan sa labas. So dito lang tayo magpapropose sa bahay. Yung dapat yung hindi halata. So meron isang taong tumatakbo sa isip ko na pwede akong magpatulong sa kanya sa gagawin kong content. At siya, si... So yun nga mga babies, napakasimple ng game na to. Ang game na to ay mix and match ng mga emojis. Alastos. So ngayon mga babies, bibigyan ko kayo ng sample. Asan si Kong? Ano ba naman to? Si Kong walang kwenta kasama. Kong Bibi! Kong! Lab! Alastos yung puta. Eh kasi ngayon hintay ko sila dyan, kailangan lang dito sila. So ngayon mga babies, bibigyan ko kayo ng sample ng gagawin namin. So kunwari, kami yung mag-partner ni Kong. So ang emoji na gagawin namin ay medical, na hot and sumasayaw. So paano namin gagawin as couple yun? So kailangan, kasi ano to eh, pagandahan. Pagandahan siya na, kunwari, kami yung magpa-partner, pagandahan ng pinakamagandang makakapag-illustrate. Magkano? May cash prize ba? Meron. Hindi naman, di ba? Di naman kayo sasama ng walang cash prize, di ba? Manila! Manila! Pero mamaya, meron kayo, mananalo kayo ng 20 pesos pag kayo ang nanalo. So for example, so magde-decide kayo siyempreng magpa-partner kung paano nyo ito may illustrate. So magbibilang lang ng 5 seconds, 5, 4, 3, 2, 1, dapat may image na lang. Okay, kanar. Okay? So lahat ng mga magpa-partner dito. Tinatapan ko lang kasi pangit. Lumilipad na ipis at policeman. Matatakot ka? Hindi siya! Matatakot siya sa policeman. Oo! Surprise na to. Waterplay yun, di ba? Aray mo, nangihangin! Nangihangin! So guys, panalo kami kasi hindi naman siya ipis. Ay, Tinkerbell. Ay, kaya pala may pagpapitin. Judge. Isa lang. Dapat. O sige, aking to, block to to. Okay, next. Tama, sila muna. Sila muna. Sila. Ay, dalawang muna. Okay. Nagpa-party na galit. 5, 4, 3, 2, 1. Tami ng party. Okay, next. 5, 4, 3, 2, 1. Pare-pare, sila kasi. Eh, kaya nga dapat kung isa lang na talaga. Ito kayo sabihin natin. Hindi, kahit isa lang. Five, four, three, two, one.
Apat na lang kami. Yan, kayo na lang. Okay, next! Demonyong nagmamahal. Demonyong nagmamahal. 4, 3, 2, 1, next! 5, 4, 3, 2, 1. Parang tanggal tayo. 5, 2, 3. Magkano pa kasi ito pinaglalabanan natin? Wait lang kasi! 1,000 daw, 5,000. Kayo bahalang mag-interpret na to. Serena at saka multo. 4, 3, 2, 1. Serena ka! 'Yan lang natin sa grid ang mga kaganapan. Ayan, dahil sabi ko nga kanina, si B ang makakatulong sa akin para makapag-propose ako ng hindi alata. Puputulin ko dito. Kung napapansin niyo kanina, nagko-content lang si B na may meron siyang mga emoji na pinapakita na gagayahin namin. Kasi ito yung magli-lead sa kung paano ba ako magpo-propose. Okay, Ben. It's time. Next! Ano si Bahal at Wedding Ring! Ako yung wedding ring, okay, ako yung paano? Wedding ring. Bilis! 5, 4, 3, 2, 1! Mahal simbahan. Next! Ikaw yung simbahan. Next! 5, 4, 3, 2, 1! Next! Cross ka. 5, 4, 3, 2, 1! Marry me. Oo naman! Ako ba magsusot sa kanya nito? Oo, oh, ikaw magsusot ako. Ano ba yan? Hindi, kami na lang muna siguro. Amazing muna, amazing! Ang alam niya, sinakalimutan. After nito. Ah, sige. Oh. Ano ba yan? Kumikilig ka! Plus nagagalit siya, kaya ako alis nang alis. Kasi bumili ako niyan, tapos nagpaalam ako sa bahay niyo. Basta! Makikita mo sa vlog yung nangyari. Kung paano namin ginawa ito lahat. So ayun, ikaw lang yung may hindi alam nito. Ayan. Hala! Naiyak ko! Congratulations! Message ko sa'yo, ano? I love you. Ano na, eto na yun, kasi tapos na ako. Diba yung usapan nga natin dun sa kila lolo mo, sabi niya, magtapos muna ako. Ayun, ngayon nakatapos na ako, tsaka may ipon naman ako. Ayun. May ipon? Oh! Ano na tayo? Pakasal na tayo. Ako nga rin, hindi ko alam eh. Sino may alam nito? Lahat! Lahat kami. Talaga ba? Pati sina mama? Alam nila. Gusto sumama nila Bian dito kanina, hindi ko lang naisama kasi nga baka mahuli yung plano. Alam din ang mga kapatid mo. Message! Pati mga kabarangay mo. Ito na. So, alam na ng buong sandibutan to kaya wala ka nang magagawa. Sabihin mo na dyan kay Dunjun kung ano yung gusto mong sabihin. Hindi ko alam. Ba't di mo alam? Malusi. Hindi kasi in-expect ko, hindi pa ito yung magpo-propose talaga.
So madami pa kaming plano ni Junie and hindi ko alam na ito na yung araw na to. At saka sana di ko pala pinatulog si Mabi. Sana nakita na anak mo kahit hindi niya pa maalala to. Makikita niyo sa video, man. Huwag kang magalala. Mabuhay ang bagong kasal! Ay, wala pa pala. Yan. Makailis ka! Kiss! Kiss! Gusto ko ganito muna. Sa simbahan na yun sa lips. Yes! Mabuhay ang magpapakasal! So, hanggang dito na lang para sa vlog na to. Maraming maraming salamat, salamat sa lahat ng Team Payaman. Maraming salamat din sa inyo sa pag-load nyo. Ayan. At dito ko na lang tatapusin tong vlog na to. Hanggang sa muli! Chicken Pita! Chicken Pita! Power! Peace! Just watch the corn grow in the fields. I don't know what's on your mind, but I know that it's something about you and me. I'll stay here for as long as I can, through the storms and through the calm. I slowly began to realize that you are the one. Lost in faith.